Pagdating sa pagkain, ika nga nila, the fresher, the better. Kung di kailangan maglakbay ng daang-daang kilometro ang gulay at prutas na iyong ihahain, hindi ba mas mabuti ito para sa inyong pamilyang kakain? Samahan niyo kami dito sa Gulayan sa Tahanan, ang inyong friendly urban farming community, kung saan ating aalamin kung paano magtanim ng sarili mong sariwa at masustansyang pagkain na pwede mong anihin. Welcome to Gulayan sa Tahanan. Ako po si Attorney Gabby Concepcion, isang ina, asawa, propesora, isang public service advocate at culinary enthusiast at your service. Hi, at ako naman si Aaron Bonifacio, isang nutritionist, dietitian, public health practitioner, and isang guro sa University of the Philippines, Diliman. Ngayong araw na to, ating tatalakay ng isang napakasikat na pagkain sa ating mga Pinoy, ang kamote. Ang kamote ang isa sa pinaka-versatile na root crops or halamang ugat na pwede mong ilaga, i-boil, or i-bake, iihaw, roast or grill, pwede rin prito at i-mash, parang mashed potato na rin. At marami din siyang varieties at mga kulay. Nakakita na ako ng white, yellow, orange, and even purple kamote. Pati ang talbos at dahon niya pwede rin magamit at kainin. Isa rin to sa pinaka-reliable na crops na paborito ng ating mga magsasaka. Hindi siya madaling kapitan ng sakit, drought-resistant, at minsan pati bagyo kayang labanan. Kaya kahit sa aman lugar tulad ng Batanes, madalas itanim ito. Sa totoo lang, di ka talaga mangangamote sa kamote. Ano, Attorney Gabby? Wala talagang mangangamote sa kamote dahil madami ring nutritional value ang kamote. It's a good source of carbohydrates, carotene, and oxidants, as well as vitamins A to C, calcium, iron, and phosphorus. Tamang-tama ka, Attorney Gabby. At ang dahon o talbos nito ay nakapababa din ng cholesterol at blood sugar levels sa ating dugo. So madalas din itong ginagamit para mag-manage ng constipation at stomach stress. Naku, marami talaga matutulungan at napakadaming na si stress dyan. So much goodness from what is believed to be a humble crop. Ano? Tama ka ulit, Attorney Gabby. So, tingin ko oras na para pag-usapan natin kung paano magkakaroon ng easy access sa kamote sa ating mga tahanan. Naku, Aaron, alam mo bang napakadaling magtanim at magpalaki ng kamote sa sarili mong bahay? Bumisita actually ako nang hindi ka kasama sa Edible Landscaping Department ng UP Los Baños kung saan dinemonstrate ni Sir Brian Apasionado kung paano nga magtanim at pinakita din niya kung gaano kadali magtanim ng kamote sa mga bahay natin. Nandito naman po tayo ngayon sa ating Edible Landscaping Sample Garden. At kasama po natin si Brian. Hello. Who will tell us all about the wonderful kamote. We start off with... Siyempre ma'am, titingnan natin kung paano ba tayo magtatanim sa ating mga bahay ng ating masisiglang kamote. Kamote is under the category of tubers. Because tubers are... Actually, yung tuber po natin ay modified root siya, which means na pag modified, hindi lang siya anchorage ng ating mga halaman. So, they also serve as storage of food, starch, and water for the plants. So, how to propagate the kamote? Alam nga natin, yung leaves na gagamit, yung root na gagamit. Yes, ma'am. So, we want to propagate this, but how? And Brian will show us how. Yes, so basically, ang kailangan natin to propagate yung ating mga kamote is of course yung ating pruning shear. Kasi dito tayo, ito yung gagamitin natin to cut yung ating mga kamote stem. So we can propagate yung ating kamote through sexual and asexual means. So asexual meaning yung ating mga stem cuttings. Okay. Yes. So ito yung ating stem cuttings. We already cut some dun sa ating kamote sa likuran. So you can cut at least 6 inches length dun sa ating mga kamote tops. And then...
we can cut itong mga nasa dulong dahon na since itong part na ito yung tutubuan ng ating mga ugat. So basically, we need to cut dun sa ating mga internodes. Okay, so ito yung in nodes na... In between the nodes. Okay. Okay, so and then pwede tayong magtanim or paugatan muna natin sila sa tubig for a week. So, like this one. Until lumabas yung ating mga roots. Yes, ma'am. Is that necessary or pwede mong itanim ka agad sa lupa? Yes, ma'am. Actually, we can directly plant them sa ating mga containers kung gusto nating paugatan. Or pwede rin naman diretso na sa ating sa mga garden or sa lupa. For kamote, dapat hindi masyadong clayy o malagkit yung ating lupa. Kasi hindi makakahinga or hindi lalaki yung mga tubers natin sa ilalim ng lupa. That's why kailangan may aeration at maganda yung structure ng ating soil. Pag kamote ang gusto po nating itanim, kailangan so, meron namang medyo malaki-laki. Mas malaki yung ating pots. Because katulad nung nabanggit natin, yung kamote ay underground. So dapat yung ating pots ay at least medyo malalim. So more than 25 centimeters po yung ating lalim. Ang lalim. Pero yung laki ng container? Yung laki naman, depende na po kung anong available natin. But basically siguro mga 1 ruler or 12 inches. So hindi rin ganun kalaki. Pag yes, medyo po. Ganito, pwede na. Yes, ma'am. Okay. So ito, mga 1 week, mag-uugat na siya, saka natin ililipat. Pwede nating ilipat doon sa container natin or mismo doon sa ating garden. Okay. Actually, kamote ay napaka-easy to grow and maintain plant. So, you just plant yung ating mga kamote doon sa ating mga containers and then you just water them because kamote loves water. And although gusto nila ng tubig, lessen the application of water kapag naman tayo ay mag-harvest na. Kasi mabubulok yung ating mga kamote. Mga gaano katagal naman ang time from the time you plant it and then hanggang pag-harvest ng kamote na medyo ganito ang size? Yes. Yung kamote po natin, dahil meron silang iba't ibang variety, we can expect to harvest from 3.5 months to 7 months. So, yung mga early maturing varieties natin, we can harvest 3 to 4 months. Mm-hmm. And then, mga medium varieties natin, we can harvest from 4 to 6 months. And then, yung late, mga 6 months or more months tayo pwede mag-harvest. Matagal din, ha? And also po, kung gusto nating mapabilis yung pag-harvest natin ng tubers, huwag tayong masyadong magka-cut ng ating mga kamote tops because yung energy nung kamote na pupunta din sa pag-produce, ng bagong leaves. Yes po. So yung best soil or medium, the best media to use pag nagpapatubo ng kamote ay isang combination, di ba? Yes, combination ma'am. Of? We have here burnt rice hull or yung sinunog na ipa. Sinunog or carbonized na ipa. Rice hull. We have here yung ating compost and then yung ating coco coir dust and yung ating garden soil. Garden soil. Yes, ma'am. Although this is the best combination for the propagation, pero syempre yung pinaka-best ay kung ano yung available sa ating mga bahay para hindi na tayo mahihirapan. So, yan. So, we can put yung ating mixed soil dito sa ating mga plastic bags. Pero pwede rin ang gamitin ang mga lumang lata. Yes po, yung mga recyclable materials. Recyclable natin. Materials. Mga para rin hindi bottles. Naman mas masayang, di ba? So, basta make sure lang na yung ating preparation ay compact. Tsaka natin lalagyan or tataniman ng ating mga already prepared na mga kamote cuttings. You can actually plant 2 or 3 cuttings dun sa ating pot para pag namatay yung isa, may sigurado tayong mabubuhay ganon. Na. Malakas ba ang rate ng hindi na tumutuloy at hindi naman, nabubuhay? Hindi naman, ma'am. Napakabilis ding tumubo nitong mga kamote natin. So, and dapat medyo i-press din natin para mas maging stable at hindi magalaw yung ating mga stem para mas maganda yung kanilang pagtubo ng kanilang ugat. Mm-hmm. Nabanggit nyo, ma'am, no, pwede nating i-cut yung ilang mga leaves natin, particularly itong mga tops na ito, yung mga nasa dulo. Kasi yung energy ng kamote, again, will be focused doon sa pag-develop ng mga new leaves. Mga new leaves. So dapat tanggalin na natin sila para ang concentration na lang nila ay sa pagtubo ng ating ng bagong roots. Okay. So ito, ma'am,
around mga 1 week or 2 weeks ay meron na silang ugat. So pwede na natin silang i-transfer doon sa ating mga garden. But be careful kasi baka ma-damage pa yung mga root system nila. So what we can do is, since meron na yung mga roots, so pwede na nating tanggalin lang or i-cut yung plastic natin at diretso doon sa ating lupa. Iwasan nating mabuwag pa yung soil natin para hindi na ma-damage yung ating mga roots. So, di ba, itong mga seedlings natin na propagated through stem cuttings, ito ay hindi natin ilalantad sa araw. So, dapat medyo shaded yung area natin. At syempre, kailangan nating diligan. And then, kapag ready na natin silang itanim sa ating mga garden, ang gagawin natin, gradually, papainita natin sila. And gradual din yung pag-withdraw natin ng application ng water. Kasi, pag i-transplant natin sila sa field agad, sobrang init, parang nagkakaroon ng transplanting shock. Okay, so medyo malalanta pa sila at maaring mamatay. So maraming salamat, Brian. Thank you very much para sa tips at saka kaalaman tungkol sa kamote. Thank you po. Thank you. O, diba? Napakadali lang yan. Kaya sana po ay maingganyo po kayo na subukang magpalaki ng kamote sa sarili niyong mga bahay. Maraming salamat po ulit kay Sir Brian. Balita ko nga marami kayo, sobrang dami yung nagawa doon sa UPLB. At syempre, mga natutunan din. Oo nga, na-miss ka talaga namin nung araw na yon. But it's never too late. Tara, samahan niyo po kami kahit virtually lamang dito sa aming trip sa Los Baños. Grabe, sobrang nakakaingit nga, Attorney Gabby. Sayang talaga, sana nakasama ko. Kaya lang, checking period ng panahon na yun eh. Ngayon naman, Aaron, oras na para sa paborito kong segment dito sa Gulayan sa Tahanan, kung paano iluto ang kamote. So, napag-usapan natin kanina na ang kamote mismo at ang talbos nito ay parehong pwedeng kainin. Pero ikaw, ano bang paboritong luto mo? Well, minsan, no, kahit na simpleng pakulo lang, okay na, konting asukal, pwede na rin na merienda. Pero syempre, okay din yung hinahalo siya sa lumpia, no? Yung piniprito mo, dinilagay mo sa loob ng lumpia. At pwede na rin, kung gusto mong simple lang, talbos, lagyan mo ng konting kamatis, sibuyas, bagoong, at kalamansi, swak na sa iyong hapunan o tanghalian. Kayo, Attorney Gabby. Parang isang buong menu. Pwede kang magtayo ng isang restaurant na puro kamote lang ang nasa menu. So ngayong araw po na to, gusto ko lamang i-share sa inyo ang paborito kong recipe at paborito ng mga anak ko, ang recipe for kamote chips. Isa lamang po ito sa madami naming natutunang gawin sa Los Baños. Sanay na sanay tayo dun sa kamote, di ba? Linalagay sa pakbet, linalagay sa lumpia, at kung ano na pang ibang mga dishes, pero ginagamit din natin as dessert. Diba? Minatamis na kamote, sa halo-halo, etc., etc. Pero today, we have an additional use for kamote. And Melanie from the UP Institute of Food Science and Technology will teach us kamote as chichiria today. Kamote chips. So, Melanie, why don't you teach us how to make kamote chips from the very versatile kamote. Yes po. So, ang una po natin gagawin dito ngayong araw is magkakaroon po tayo ng vacuum fried na kamote chips. Gamit po yung DOST provided po natin na vacuum fryer na nandito po sa ating likod ngayon. So, walkthrough lang po is, una po is, meron po tayo, so ito po yung sample ng kamote. So, una po is huhugasan po natin siya doon sa sink doon. Tapos, isang mabilis lang po na walkthrough. So, hugas po. Tapos, babalatan and then sasook po sa water para ma-prevent po yung browning. Tapos saka po i-cut, blanching, cold shock, tapos saka po i-air dry lang po, and then freezing as a pre-treatment po, additional pre-treatment po sa vacuum frying.
Pero to make chips, of course, mas manipis ang chips, mas maganda. So ang isang maaari niyong gawing investment ay ang tinatawag natin na mandolin, di ba? Theoretically, ikakabit niyo yung kamote dito at i-slice natin para magkaroon ng very, very thin chips na kamote. Ngunit kung hindi pa kayo nakakabili ng mandolin, maaari din naman pagtiyagaan ang paggamit ng kutsilyo at pag-slice ng kamote as thinly as you can. So matapos na makat ng manipis, at syempre ilalagay po natin sa tubig para hindi po mangitim ang kamote. So ibababad sa tubig until it's ready for blanching. So maglalagay lang po tayo dito ng ibang ng konting pieces para po makita natin yung changes. And then yung blanching ay pagbanli. So hindi natin ilalaga ang kamote. Babanlian lang natin sa mainit na tubig for a few seconds. A few seconds po. Usually po is 45 seconds to 1 minute. Tapos titingnan po natin, i-observe po natin siya hanggang sa parang maging clear na po yung ating chips dito. Tapos yun po yung indication natin na nagkaroon na po ng gelatinization doon sa ating chips. Na nagkaroon na ng? Gelatinization po. Gelatinization. Opo. Titingnan ninyo kung medyo nagiging clear na ng kaunti ang kamote natin. Opo. So magte-take time po siya na mag-blanch po or mag-clear. Depende po dun sa kapal na ginawa po natin dun sa kamote. And then, ito po, assuming po na nagtapos na po, nag-clear na po siya, bigla po natin siyang ilalagay sa cold water or chilled water para naman po sa cold shocking. So kung mapapansin niyo po, cold shocking. Opo. Kung mapapansin niyo po itong piece na ito, ayan po, nag-clear na po siya. So kung okay. Doon po sa kanina paglagay natin, talagang opaque po siya or puting-puti. Ngayon po, clear na po ito. Oo. Makikita niyo po, clear na po siya. Tapos after po nito, mga 30 seconds or 45 seconds para lang po lumamig na rin po yung chips, ililipat naman po natin siya sa strainer para lang po mawala or matanggal po yung excess na tubig. Water. Tapos pag nakatulo na po siya dito, ililipat naman po siya sa kahit saang pong tray na line po ng paper towel para po matuyo siya before freezing. Ah, so before siya i-fry, dapat tuyong-tuyo? Hindi naman po. Parang ano lang po, air dry lang po. Okay. Para lang po hindi siya sobrang basa na kapag freezer po, sobrang daming ice crystals. Okay. Parang ganun po. Tapos after po nun, ipapak po natin siya dito sa ating mga 8x12 na plastic. Usually po ang ginagawa po namin is nilalagay po namin siya dito per kilo. Para kapag sinalang po natin siya sa vacuum fryer is per kilo po. Per kilo. So, bakit natin siya ipapak sa plastic? Para po ilalagay po siya sa freezer overnight. Oh. And then kinabukasan po, saka po isasalang sa vacuum. Necessary step ang freezing? Yes. Oh. Anong purpose ng freezing? Yung sa freezing po kasi is nagkakaroon po siya ng formation ng mga ice po, maliliit na ice crystals sa loob ng matrix ng ating pagkain. So kapag meron pong ice crystals sa loob, nahehasten niya po or natutulungan niya po yung pag-freeze, yung pagpasok po ng oil sa ating product. Parang ganun po. Kaya you po, learn something new every day. Yun po. Tapos, so necessary step na ilagay muna sa freezer para daw magkaroon ng ice particles ang ating kamote chips at mas maganda ang pagluto niya pag plinunch natin siya sa hot oil. Opo. Kaya po yung maganda rin po siya sa, may effect din po siya sa texture ng ating product. So freezing before cooking will make for better textured kamote chips. So ito po yung frozen na po na batch ng kamote. Parang sa grocery lang yung frozen. Frozen chips. Frozen siguro chips itong susunod na project ng UPLB. Frozen kamote chips sa grocery. Katabi ng frozen french fries. Ito po. So ito po is yung product po natin. Dito natin. Is ilalagay na po dito sa frying basket ng vacuum fryer. Oo. Para lang po sa mga manonood po natin, hindi naman po necessary na meron kayong vacuum fryer sa inyong mga tahanan. Pwede din pong gamitin ang ordinary na deep fryer. Pwedeng, di ba, pag sinabi ding deep fryer, ang social. Pwede rin naman yung kaserola na malalim ang mantika na mainit. Pwede rin gumamit ng air fryer. Pwede rin yung deep fryer na social, yung naka-plug sa kuryente. Pero pwede rin yung sapugon lang na deep fry na malalim ang mantika sa kaserola. So, diretso mula sa freezer,
saka natin pipirituhin. Ayun. Wait. Yan. So ito po ay, so nasa loob na po siya ng frying basket. So next na po is isasalang na po siya ni Mang Jun sa vacuum fryer. Yun. Yun po. So yung vacuum fryer po natin, ang ginagawa po ni Mang Jun ngayon is nililipat niya po yung cooking oil or yung mantika mula po sa preheating tank papunta po dun sa frying tank. So ito po yung mas mababa. Yan po yung preheating tank. Diyan po iniinit muna yung mantika bago po ilagay dun sa frying tank. Actually, ngayon ko rin lang narinig ang konsepto ng isang vacuum fryer, di ba? It's always, you always think of it as a just deep frying, pero not a vacuum fryer. Ito namang vacuum fryer, bakit mas gusto natin gamitin ang vacuum fryer? So yung vacuum fryer po kasi, ang advantages po niya against sa deep frying, conventional deep frying, is gumagamit po siya ng mga mas mababang temperature kasi po may vacuum sa loob ng ating frying tank. So yung temperature po na gagamitin natin ngayon is 85 degrees Celsius lang po compared po dun sa deep frying na umaabot po ng 170 to 190 degrees Celsius. So anong epekto nun sa mga chips natin kung mas mababa ang temperature ng frying? Kung mas mababa po ang temperature ng frying, mas ma-preserve po ang color, ang nutrients po. Tapos in terms po sa oil, mas matagal po siyang maanta yung, kasi po mas mababa yung temperature po na gamit. So it's a better idea to invest in a vacuum fryer kung commercial ang gagawin ninyo na pag-produce ng kamote chips, 'di ba? Because sabi nga ni Melanie, mas maganda ang color, hindi madaling maanta ang mantika kung vacuum fryer ang gagamitin po natin. Tapos may mga studies din po na nagsasabi na less daw po ang oil ng sa vacuum frying kasi after po ng frying meron po tayong mechanical spinner na nagde-de-oil po nung sa parang washing machine. Opo, parang washing machine. May spinner ang vacuum fryer. Okay, so there's less oil that will remain in the kamote. Pero syempre, pag nasa bahay tayo, matapos sa i-deep fry, syempre ipapatong din natin sa taas ng mga paper towels para ma-drain ang excess oil. Pero kung commercial quantities ang gusto nyong i-produce, then it's time to invest in a vacuum fryer. Mabilis lang ang ano. Ano po siya, mga 15 minutes pa 15 po. 15 minutes. So pagkatapos po na ma-vacuum fry, ng de-oiling, ipapak na po siya. Ito po yung final product. So hindi nyo na dinedrain after vacuum frying? Hindi nyo na dinedrain sa paper towel? Ah, kasi may spinner. May spinner po siya. Kasi after the frying, pag vacuum fryer ang ginagamit, after the frying, merong spinner ang vacuum fryer. Parang washing machine, di ba? It spins at it takes out the excess oil na inabsorb nung kamote. Kaya nga kung sa bahay kayo nagluluto ng kamote chips, matapos i-fry, kailangan natin ilagay sa paper towel para ma-drain ang excess oil. Pero kung meron kayong vacuum fryer, ay hindi na kailangan. So ito ang sample ng kamote chips na pinoproduce ng Institute of Food Science. So ito po ang kamote chips na naproduce ng Institute of Food Science and Technology. Thank you very much, okay, Melanie. Welcome Thank po. You very much for our kamote chips. Nako, Ma'am Gabby, mukhang na-enjoy nyo talaga ang pagtitikim sa mga kamote chips na inihanda nyo sa Los Baños, ha? So excited na rin akong makita kung ano pang ibang pwede nating itanim at anihin sa mga susunod nating episode dito. Unti-unti nating gagawing grocery ang sarili nating mga bakuran. Kaya huwag na huwag kayong mawawala. Samahan nyo kami ulit sa susunod nating pagkikita-kita dito lamang sa Gulayan sa Tahanan.